Maglalaba tayo? Tayo? Kayo lang po at hindi ako. Dahil ako saling pusa lang ako, okay? Alam mo kasi, kailangan ipakita natin kila Daddy at Mommy na kung kaya ng grupo ni Mara, kailangan kaya din natin, di ba? Kung kaya nila maglinis ng bahay, pwes maglinis tayo ng bahay. Ngayon, kung kaya nila maglaba, maglalaba tayo, okay? Ano pang hinihintay niyo? Pasko? Ha? Tanggalin niyo yung mga alas niyo, ako. Tanggalin niyo yung mga abubot niyo sa katawan. Hindi ko matatanggal ko. Gano'n nang matatanggal? O, kaya nga eh. Huwag na. Ihanda mo na lang yung mga kamay. Sila mismo yan. Sa chicken feed lang yan, boss. Ipagbahay mo sa amin yung negro. Yung mga tanga kayo eh. Bakit, boss? Pagkadami-dami naman lugar na pwede niyong pagdalhan, naimbitaan niyo na rin yung mga tao. Bakit dito pa sa malapit sa atin? Eh, boss, itong lugar na kabisado namin ni Waldo eh. Tsaka makakapunta tayo rito, hindi nila nakikita. Tsaka para kapalipaniwala sa kanila na talagang si Clara nga nagpupunta sa kanila dito. O, sige. Sabihin na natin, pinasimple niyo trabaho. Pero bakit hindi din yung mayabang yan? Eh, ang sinabi ko sa inyo, si Amiel lang. Si Amiel lang ang bibitbitin nyo. Eh, boss, yun ang hindi ko nasabi. Saka lagi nakapuntot yan si Charlie na yan kay Amiel eh. Eh, makaibigan yan eh. Wala na tayong magagawa, nandiyan dyan na yan. Damputin nyo na rin. Tiyempo na tayo. Grabe na eh! Kano po kulo? Sige, kumain na ako eh. Asan pa ito si Kirubin? Ba'y magluluto na kami eh? Nakita kong bumaba sa basement. Maglalaba ho ata. Ano ka mo maglalaba? Nakita lang niya si Carol at saka si Lester na bumaba doon eh. Kaya sumunod. Para sumagap lang siya ng chismis. Bakutsang! Chipoy! Bato, yan na! Nakaradar na yan! Naku! Iris! Chipoy! Dato! Naku! Chabinay! May milagro nangyayari doon sa basement, doon ba sa nilabahan? Oh. Anong milagro? Ito si Clara, tsaka si Carol, tsaka ito si Hestas na si Lester. Oh. Hinakot nila lahat yung marumi nilang damit at mukhang maglalaba! Maglalaba? Oo, natin nga sila sa harap ng labahan eh. Naku! Milagro nga! May talagang milagro kung maglalaba. Nako, Nanay Binay, Mang Dadok, walang milagro. Bumaanat ka na naman. Eh talaga namang ganyan si Clara eh, pag may ginagawang kasalanan kay Sir at Ma'am. Gagawa siya ng gagawa para magpalapad ng papel kay Sir at Ma'am, di ba? Tama si Jepoy. Nagpapakitang gilas lamang yon sa kasalanan niyang nagawa, di ba? Tama, Nanay Binay, pakitang gilas. Pero Nay, kung totoo man yun, bah, may iba ata ngayon. Si Clara maglalaba? Ay, dapat. Di ba naman babae naman si Clara? Dapat pag-aralan niya ang trabahong babae. Bakit si Lester? Yun na nga sinasabi kong talagang milagro. Biruin nyo, sama-sama silang tatlong senyorito at senyorita. Aba, at sabay-sabay pang nagsipaglaba. Aba, may gusto silang patunayan. Ari nawang totoo ang ginagawa nila. At yan ang masasabi kong milagro. Pero hindi himala. Walang himala. Magsalita naman si Nora Honor. Talaga naman, walang himala. Ayan lang, dali mo sa account na natin. Pakita mo yung mga babayaran. Mas madali tayo sa department. Kung walang pulo pa dito, walang pa eh. Ha? Ay, kinakardo. Na-deposito ko na yung nasa ko sa account mo. Dated naman kayo. Kaya walang problema. Good discuss na yun. Ah, siya nga pala. May iwan ko man kayong dalawa. May gagawin pa ako sa loob. Sino nga pala si Risa? Umaasa sa loob. Masama daw ang pakiramdam. Ano ba? Kapag pa masamang timplada nun eh. Pati, tingnan ko kung makamusta. Mag-usap muna tayo, Samir. Kung saan? Ano ba talaga problema ni Risa? Napansin ko eh, lagi siyang matamlay. Lagi nag-iisip.
Saka, pag nakikipag-usap sa akin, paiwas pa. Ewan ko, eh. Hindi ko alam na umiiwas siya sa'yo. Alam mo si Mia, nasabi ko sa'yo ito, eh. Ayoko nagliliim kayo sa akin. At higit sa lahat. Ayoko mawawala ang pagtitiwala ako sa inyo. Lalo-lalo na sa'yo. Anong nililihim namin sa'yo? Simeon, mabuti akong kaibigan. Pero nasisiguro ko sa'yo, hindi mo magugustuhan o nagalit ako. Oh, Joe, halika. Oh, bakit ikaw nagbukas ng gate? Kanina pa kita hinihintay. Eh, si Almira, kumusta na halaga? Mabilis naman ang recovery niya. Nakakakyat manahaw na nga sa hagdanan eh. Kaya lang, paminsan-minsan eh, dinadaing pa rin yung pagkirot ng ulo niya. Siguro dahil dun sa sugat na natamo niya eh. Buti naman. Eh, yung ano nga pala, yung plano mo, yung tungkol kay Clara, ano na nangyari? Oh, masisira na naman yata ako, Joe. Hindi dahil sa nagbago isip ko, pero dahil sa tingin ko eh, hindi kaya talagang tanggapin ni Almira na hindi namin tunay na anak si Clara. Sa mga Del Valle na bang tuloy mo ngayon? Oh, Hanina, kung sakasakali kung dumating na dito si Inay, tawagan niyo na lang ako doon para makabalik na tao dito. Kasi sabit na ako makita si Inay eh. Ay naku, hayaan mo, inaanak ko. Pag dumating ang Inay mo, ikaw ang kauna-unahan kong babalitaan. Hello? Mara, Mr. Green, heto na po yung sulat ni Alex Susan para kay Mara. Nakita ko sa damit ni Manggari. Ay naku, Mara, ito na nga. Ito na yun. Tama. Ito na yung sulat para sa'yo. Mara, anong nakasulat? Nabasa yun naman Garrett Clara eh. Alam na ni Clara, Karen, Nina. Alam na niya na alam kong hindi siya tunay na Del Valle. Risa, kung ayaw mo, buko tayo ng kado. Okay, di ba? Tigil lang mo yung kaartihan mo! Ha? Kasi mo, naaminin ko sa'yo, hindi talaga kaya ng dibdib ko itong pinapagawa mo sa akin eh. Ano ba nasabi mo? Pwede ba bumukulukuhin, ha? Hindi ba yun ang trabaho mo? Di sa mga lalaki, may asawa? Ha? Naluloko sa'yo? Bago kita kinukup, ano? Di ba kinakawata mo sila? Hindi ba yun ang dahilan kaya ka tinawag na gold digger? Pero hindi naman ako nagkunwari. Naamin ko sa'yo na. Lahat. Ako naman nagawang lokohin sila dahil maluloko sila at mapagsamantala. Okay. Sabihin mo nga sa akin, anong kaibahan ni Cardo, ha? Doon sa mga lalaking niloko mo at naluloko sa'yo. Sabihin mo sa akin. Pisa nga nung una. Nung una, nilit ko nilatid yung sarili ko sa kanya dahil gusto ko na hulog yung damdamin niya sa akin. Naramdaman ko na minahal niya ako. Pero wala talaga akong damdamin sa kanya. Pero nitong mga huling araw, naramdaman ko na mahal ko na pala siya. Kamusta na ho kayo, ma'am? Mabuti naman. Kamusta nga pala yung mga trabaho na wala ako dito? Eh, mabuti naman ho. Inaasikaso ko naman ho yun kahit wala kayo eh. Nagkataon nga lang ho nangyari yung aksidente na yon. Kaya medyo natambakan ho tayo ng maraming kontrata at mga papeles. Pero, ayos na ho ito. Mga ilang araw din ho akong nawala dito sa bahay eh.
pwede nyo na ho itong basahin at saka revisahin kung meron kayong pagkakataon. Sige, iwan mo na lang muna sa akin. Siya nga pala, nakita mo ba si Clara? Si Senyorita Clara, oh, parang natanaw ko na may mga bit-bit silang damit nila Carol at Lester. Damit? Ma'am, kung iniisip nyo hong maglalayas si Senyorita Clara, hindi ho. Mga maruruming damit ho yun. Parang narinig ko hong sinabi ni Senyorita Clara na maglalaba ho sila ng mga maruruming damit nila. Isip si Clara na alam mo na ang totoo, Mara. Ayan o. Nandiyan sa sulat, sinabi ni Maring Susan na si Clara ay kanilang anak. Kaya talagang hindi siya tunay na Del Valle. At saka, sa salita dyan ni Aling Susan, matagal mo nang alam yun. Binilin pa nga niya si Clara eh. Aminin ko na kaya sa kanya ang totoo? Bakit nga hindi? Oo nga, Mara. Mabuti na yung alam niya na alam mo na na magkapatid kayo at hindi siya tunay na Del Valle. Ay naku, Mara ha. Yan lang ang isang paraan para mabago ang pakikitungo sa inyang klarang maldita niya. At saka para maputol na rin yung kasungitan niya at saka yung kayabangan niya. Akala mo kung sino magsalita. Paano ang itay? Bakit? Anong problema sa itay mo? Sa alam mo na ang totoo eh. Ano pa magagawa niya? Tsaka panakot mo na rin yung kay Clara para magbago na siya ng ugali. Pati nga siya na Eris at Sepoy, pinagsusungitan niya, diba? Makikita mo, kapag pinagbalaan mo yun, tsak, susunod siya sa'yo. Di ayos yung problema mo sa kanya. At tsaka Mara, huwag kang mag-alala sa inay mo. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Basta, tama lang yung ginagawa mong pagbabanta kay Clara. Hindi ko. Ako nga eh, sabihin mo sa kanya. Huwag siyang poporma-porma ha. Dahil hindi naman siya tunay na anak. Nang mayaman. Mabdi na talaga ang kamay ko, no? Ano ba, Clara? Nagagasgasan na ako. Ang arte-arte mo talaga, alam mo? Yan ba naman kapal ng balat mong yan? Nagagasgasan pa. Paano nga? Hindi ako sanay maglaba. Tsaka isa pa, meron naman kayong washing machine. Ba't hindi na lang yun ang gamitin natin? Alam mo, ikaw talaga, kahit kailan talaga, alam mo, hindi mo ginagamit ang utak mo eh, ha? Tanga ka eh! Diyos ko, tinan mo ha, kung gagamit rin na tayo ng washing machine, ano pang silbi ng mga gimmick na yan? What effect? Ang buti pa, alam mo, magtiis ka lang, konting tiis na lang, maya-maya tapos na palabas natin. Clara! Clara! Karo! Bilos na! Dali! Nandiyan na siya! Dali! Dali ako, maglagay ka nila sa tiktik. Maglagay ka nila. Ang apat, ang dami naman, oh! Sabi niya, ba't kayo naglalaba? Sino nag-utos sa inyo niyan? Sige lang kayo, ma'am. Wala ho. Wala naman nag-utos ito sa amin eh. Mami naman, mga damit naman ho namin itong nilalaba namin eh. Tsaka, isa pa ho, alam niyo, gusto ko kasing matuto ng gawain bahay. Katulad na ito, ng paglalaba. Alam niyo, mami, please daw, huwag niyo naman akong pigilan ho. Kasi, nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Tsaka, gusto ko rin itong ginagawa. Nagkapagtataka kahit ating sikapin na